after ang pagbabalik ni Kai. Sorry, nabisi po ang lola niyo. No, 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 no. Magluluto ako ng lulang manok. Dahil po sa sperm mystery. Hello, hello, hello mga ka-dreamer. Punta kayo dito, kain kayo dito. Masarap ito ang aking mga pagkain. Ngayon may malulutuin ko ay tinulang manok na mag-iisa ako ng walang gamit na mantika. Ang gagamitin ko po ay ang mismong kaba ng manok. Skin or fat ng manok. Ito po. Ayan po. Mag-pro-produce tayo dyan ng mantika. Galing po sa fat na manok. Ito, mga ka-dreamer. Ayan. Meron na po siyang kunting mantika. Okay na po yan. Kahit kunti-kunti lang. At least, tinula naman po para may kunti-kunti. Hindi siya sadyang mamantika. Ayan niyo po, mga ka-dreamer, ha? Tignan muna natin yung apoy. Okay. Ito po yung kasunod. Yung iba, gusto po nila bawang. Ito gusto ko sibuyas muna ibigisa. Bago, bawang. Kaya ko po yan niluluto, mga ka-dreamer, sa ano, kasirula. Gusto ko po, bahala na po kayo kung anong gusto nyo, kasirula, o kawali, or ano ba yan. Basta kung gusto ko dito, ayan po, sunod na ang, ano, kasirula, mabilis lang po masunog, kaya sinunod ko na agad ang sibuyas. Ayang bawang. Ayan po. Ayan po. Ang gagawin natin, mga ka-dreamer. Antay lang natin na medyo mag-brown na ang ating bawang at sibuyas. At medyo control lang po yung apoy. Nakikita nyo po, mga ka-dreamer, hindi siya mamantika. Ayan. Ingat lang po kasi magkaroon. Kasunod yan ngayon ay ito po, luya. Pampatanggal ng lansa. Okay. Oh. Ayan lang natin na mag-brown-brown yung mga yan. Nag-brown na, pwede na natin isa ang manok. Naigisa ko na po ang sibuyas at bawang luya. Medyo. Ayan po mga ka-dreamer, nangangamoy na oh. Nangangamoy. Ang bango na. Pag maamoy mo na ang luya, pwede mo na yan ilagay ang karni ng manok. Opo. Pinili ko po yon karni ng manok na buo. Para masarap halo-halo siya. Hindi siya yung isang part ng manok. Lagay na natin. Iisa na natin ang manok. At dreamer. Ito po yung pangarap ko talaga noon na magkaroon ng kusina na maluwag at maganda. Kaya po, hiningi ko po ito sa Diyos na magkaroon ng eatery. Kasi pag may eatery po, pwede ko na po dito gawin ang pagluluto ng maayos. Kompleto na po lahat. At the same time, nagagamit po ito sa aming unting negosyo. Maraming salamat po sa Diyos at sa mga nanonood sa akin. Thank you so much mga ka-dreamer. Sana wala kayong sawa sa panunood at sa susunod po pong vlog ay papakita ko naman yung workout ko naman. Mga ka-dreamer, ilang buwan po ako hindi nakapag-diet kasi nabisi po si Linda Ikay ang lula nyo. Sorry po, may pulpul ba ang aming ano kung may tatanggalan ko. May panag-ibong pa ng manok. Okay, ito na po. Hahayaan ko muna siyang yung iginisa sa sarili niyang taba ng manok. Iyan ko muna siyang ma-juice para bago ko siya lagyan ng sabaw. Okay?